Pangalawa, laban sa Diyos. Sa kakilalaan ko, ang kabutihan ko ay laging tapat para sa aming Panginoon. Sa oras ko ito, samahan niyo kami sa pag-aaral ninyo, banal na magulatan ng Diyos, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng isang bukas sa puso, upang sa gayon, o Diyos, makita po namin, naniwaan po namin, inyong dakilang ngayon sa buhay po namin, sa buhay na ito, Panginoon. Binigyan po ang lingkod, hindi po ako ng matalima, upang may pangalit po, iyon, salita, ayon po sa inyong kabutihan, ayon po sa inyong kalooban. Salamat po sa pahala po ni Jesus, sa inyong po ang aming dalangin, salamat. Amen and amen. Ito, mapunan ko ngayon. Salamat po sa magandang panahon. Malamig ko lang sa so, hindi na tayo may imutan. Ito ay komportable tayo ng konti. So, maganda nga po kami. Sa linggo po ay nararoon po tayo ng inauguration ng ating church. Umaga po ito. Hopefully, magsimula po tayo ng alas 9 ng umaga para matapos tayo. Hanggang tanghali po, ang maximum natin hanggang tanghali, tayo po ay magkakaroon ng konting salo-salo at malamang konti talaga. Dahil sa budget. Konting salo-salo. Darating po nito yung mga taga-Kaloocan. Saturday po, magse-set up po nito ang mga gamit kasi wala tayong pagbibigyan. Sila po ang mag-refresh and worship. Sila po ang papakanta sa atin. At magbibigay na kayo ng mga special members. Sila po yung ating special na bisita next week. At hopefully, matapos lang po natin yung bisabay next week. Ito yung pagawa ng gift. So, wala po yung major na concert natin. Sunday. Okay po, so yun po yung ating special announcement para sa susunod na linggo. Yung ating inauguration ng ating church. Okay po, yung pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman sa ating personal na buhay. So, may kinalaman kasi ewan ko po kung nakakasan nyo nagpukuha ng isang malaking desisyon, isang maling desisyon sa buhay ko ninyo. At paano ba ito naka-apekto sa buhay ninyo? How does it affect your life? Sabi nga, have you experienced making a wrong decision? Nagawa tayo ng isang maling desisyon. At ano po ang maging epekto nito sa ating buhay? So, tayo po, madalas ay umaharap sa mga desisyon ng ating buhay. Marami po dito ay meron lamang, wala namang masyadong epekto sa buhay po namin. Tingnan natin, di ko ba? Dito siguro, naranasan mong bumili ng damit. Tapos, bumili ka ng damit, maliit pala sa'yo. Kaya umorder ka sa Lazada o kaya sa Shopee, pagdating sa'yo ay maliit lang naman ang epekto. Diba? Gaya po nung ako yung order sa Lazada ng Stola, pinagamit ko yung Stola. Supposedly, umorder ako ng kulay violet saka white na Stola. Nung dumating sa akin, medyo iba sa order ko. T-shirt na mumurahin lang. Siguro mga 50 pesos. So, medyo na-upset ako. Nasabi ko dun sa nag-deliver sa akin, eh bakit hindi ito yung order ko? Kasi binuksan ko eh. Sabi naman sa akin nung nag-deliver, eh binuksan din ako. Eh paano ko malalaman kung hindi ko tinignan? Eh pero di mo malalaman kung ano laman kung hindi mo binuksan eh. Eh nung binuksan ko. Kaya lang sabi niya eh, atensya lang po kayo, nag-deliver lang. So, kaya, ginawa ko ay, siyempre, hindi ko yun, nabumili sa Lazada. Sabi ng anak ko, ito sa Lazada ka lagi.
paling penting. Pero hindi naman siya, it never truly affects our my life, di ba? Hindi naman nakaka-apekto. Kasi hindi naman ito patungkol sa buhay at kamatayan. Actually, ang ginawa ko, nung ko naman, na-reimburse ko naman sa Lazada, kaya lang nasa Lazada wallet, sabi ko, paano ka ikakas? Hindi na ako, bumili na ako ng mga materials dito. Pinalitan na, nakabili ako ng mga. Kinonvert ko na lang sa iba. So, sabi ko ulit, ang question ko, tayo ay humaharap ano, sa araw-araw ng mga desisyon sa buhay. At sabi ko nga rin po, karamihan, hindi naman nakaka-apekto ng malaki sa buhay po natin. Kaya alam, meron po tayo, may mga desisyon po tayo na nakapagpapabago, di ba, ng buhay natin. May mga tayo naging maling desisyon na nakapagpabago sa buhay po natin. Karoon po siya ng pagbabago sa buhay po natin. Maaaring ito ay sa maganda o kaya sa pangit. Yung iba nga, hindi natin alam na meron palang mga nakatagong ano eh, di ba, na mga hindi natin alam nung pala, patungo na pala sa kamalian yung ating mga decision. It leads us certain decisions na minsan may marked with hidden pitfalls ano, and lead in harmful direction. Talagang nakaka-apekto sa buhay po natin. So, sa oras po ito, sa araw po ito, pag-aaralan natin ang isang kasaysayan sa pananakabalatan na tingnan natin kung ano ang naging epekto sa kanyang buhay. Kilala niyo siguro si Haring David. Ano? Kasi si Haring David, bata pa lang, sikat na. So, bata pa lang po siya, sikat na po siya. Kasi, nung siya po ay shepherd boy para kaalaga ng kanilang mga alagang ng mga hayop, ay nagtagumpay siya laban kay David. Diba? Nung hinamon niya si David, nagtagumpay po siya. At eventually, siya po ay naging hari ng Israel. So, siya po yung ikalawang hari ng Israel, si Haring David. Kaya po, babasahin ko po muna yung ng 2 Samuel chapter 2 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Nang sumapit ang Tadsibol, panahon ng karaniwang makikitigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pamumuno ng Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Ammonita at kinugtong ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. So, dito po makikita po natin yung panahon, ito yung panahon ng ano na, yung sa atin dito ay tag-init, tag-araw na. So, supposedly ang mga hari lumalabas para sa gera. Sumasama sila sa mga makikisigma. So, ganun po ang kanilang ginagawa. Kaya lang po, dito sa particular na kwento, makikita po natin si Haring David nagpaiwan. Hindi siya sumama sa gera. So, sabi rito, si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, sabi rito, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat sa sabubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula noon, may natanaw niya isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. So, nakita natin si Haring David hindi sumama sa gera, nagpaiwan sa Jerusalem sa palasyo. Then kinahaponan, nung siya po ay nagpapahinga, pagkagising niya, umakyat siya sa taas ng palasyo, doon sa bubungan, at nung nasa bubungan siya, mayroon siyang ano, nakitang isang magandang babae. So, verse 3, ipinagtanong niya kung sino yun, sinabi sa kanya, kaiyoy si Bathsheba, anak ni Eliam, at asawa ni Urias na isang Eteo. So doon sa istorya, hindi lamang po niya natanaw. Di ba? So, siguro kung tatanayin ko kayo, ano po ba ang dapat gawin ni Haring David? Siguro kung nakita niya, di ba baba na lang siya, di ba? Baba na lang siya, babalik na lang siya sa pagkakatulong niya. Kaya lang, sa dito sa kwento, iba ang kanyang ang nangyari. Ang ginawa po ni Haring David,
In verse 3, ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. So, instead of deadmahin, di ba? Instead of deadmahin ni David, yung babaeng kanyang nakita, and pinusigi pa niya, hinanap pa niya, pinagtanong pa niya kung sino yun. At nang malaman po niya na yun ay si Bathsheba na mayroon ng asawa. Ito ba? Eh, siguro kung alalaman niya may asawa, di sana, kinalimutan na niya. Eh, kaso po, hindi po ganun lang nangyari. Sa sumunod po na talata, verse 4, ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang pag-release ayon sa tungkunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. So, tingnan niyo po yung course of event, ano? Yung course of event. Kaya po nangyari yung ganung bagay, kasi tinamad si David, hindi pumunta sa gera, nagpaiwan. Then yung nagpaiwan po siya, umakit sa bubong, nagpapahangin sana, kaso pag nakakita ng isang magandang babae, instead na dinedba na lang yung babae, ipinagtanong pa, pinurso niya eh. Diba? Kaya siya natukso kasi pinurso niya. Talaga ipinilit niya kung alamin kung sino yung babae. Then nung malaman niya, may asawa, sana, kinalimutan niya na rin kasi may asawa pala. Pero hindi po eh. Ginamit na yung kanyang kapangyarihan bilang hari, pinakuha niya yung babae kasi wala namang magagawa yung babae pag mahari ang may utos. So sumama yung babae, wala sa magawa sapagkat utos po isang ng hari. Then eventually, sinipin niya yung hari. So basahin pa natin yung mga sumunod na istorya. Dahil sa nangyari nito, si Bathsheba, ano nangyari? Nabuntay. At ipinasabi niya ito kay David. So, siyempre, dahil sa nangyari, dahil sinipingan ni David si Hari si Bathsheba, nangyari po kay Bathsheba, nagdalang tao. At kung nagbuntis po siya, ipinaalam sa Hari na siya ay buntis. Sa palagay niyo, kung ganun yung pangyayari, ano kaya ang gagawin, dapat gawin ni Hari David? Sana po ang ginawa ni Haring David, ipinagtapat niya, di ba? Ipinagtapat niya sa kanyang nasasakupan. Ipinagtapat niya kung sino man ang dapat niyang pagtapatan ng kanyang kasalanan. Pero hindi ganun ang ginawa ni Haring David. Ma? Meron nga po rin yung tanong. Meron po bang dahilan para hindi alam mo malaman ng Haring David ang kautusan? So, ano po sa palagay ninyo yung batas na nilabag ni Haring David? Ano po? Ayon po sa 10 utos. Ha? Yung commandment number 8, which is, ano, huwag kang mangangalunya. So yun, isa sa mga kautusan. Pangalawa, ano pa? Meron pa eh. Meron pang isa eh. Yung number 10. Alam niyo ba yung number 10? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. So yun yung dalawang kasalanan na nagawa ni Haring. At paano po ba nangyari yun? Ano ang dahilan kung bakit nangyari yun? Kasi tinamad. Pinamad.